Gusto ko rin malaman kung ano naman kaya ang hitsura ng ilalim ng karagatan ito. We were so amazed by what we have seen on the ground, no? Siyempre, gusto natin makita kung ano naman yung nasa ilalim. Daming mga corals na putol-putol, basag-basag. Because it is exposed to the Pacific Ocean, yung bagbayo at pag yung mga malalakas na alon at mga waves na dumadaan dito on a regular basis, plus yung bagyo na dumadaan dito year-round, makes it very difficult for corals to really thrive and survive. Matindi ang kuryente, agos ng tubig sa ilalim. Pero hindi patitinag dito ang nudibranch. Nanginginig man sa tindi ng bugso ng agos, hindi patatangay ito. Diskarte naman ng anemone shrimp ang magtago sa makamandag na sea anemone. May isang area dito kung saan enjoy natin yung mga glass shrimps, no? Akala ko dalawa, tatlo lang yun pala, around 8 all in that one anemone, that one area. Bilang kapalit sa kabutihan ni anemone, kinakain naman ng hipon ang mga parasite sa katawan ng kanyang ligtas na tirahan. Ang agos, sinasamantala naman ng spotted worm sea cucumber. Pagkakataon na niyang sumagap ng mga tinatangay na plankton na kanyang pagkain. Sisiw na sisiw naman para sa sea snake ang agos sa ilalim. Para lang nitong lumilipad at sumasakay sa agos. Dahil walang hasa ang mga sea snake, kailangan nitong huminga sa ibabaw ng tubig. May nakita tayo yung pinakapaborito kong makita underwater is yung Spanish dancer. May maliit at may malaki. At nagpakitang gilas sa atin. Nagpakita ng sayo siya doon sa tubig as it swims along. No? Kahit pa tinatangay, laban lang ng laban para marating ang kanyang patutunguhan. Ang kanyang magiliw na paggalaw ay paraan niya para takasan ang panganib. Kung sa ilalim, kanya-kanyang estilo ang mga hayop para makasabay sa agos, ibabaw, ang dinarayang ganda ng biri. May panganib ding dalat na dapat namang sapayan ng tao. Noong 2016, isang turista raw ang namatay matapos tangay ng alon.